para naman o parami naman po ng parami ang mga namimili sa Divisoria. Pero tila minamalas daw po ang mga tindera na natikitan na nga sa bangketa na sunugan pa kanina. Magbabalita si Gary De Leon. Kakapasok pa lang ng Disyembre, pero ramdam na ang Christmas rush sa Divisoria, Maynila. Sa Ilaya Street, halos wala ng espasyo sa dami ng tao. Dinadayo rito ang mga murang damit, tela at mga laruan. Pero kahit maraming tao, ang mga nagtitinda, umaaray pa rin. Napakatumal ho. Hindi namin alam kung sana napunta yung mga customer namin, sir. Ang daming tao pero naglalakad lang ho yan sila, sir. Ang solusyon, kanya-kanya munang diskarte para makabenta. Itong si Kuya, mala radio announcer ang atake. Ure, sayang pag hindi nakabili. Pwede mo na pang Pasko to. Pwede mo na pang bagong taon. Pwede mo na pang Christmas party to. Mura na, maganda pa. Wow, beautiful. Diba? Heto naman ang isa. Tape recorded na. Ang ninyahan. Washable, face basa. Face basa, washable. Disposable. Tatlo na 100, tatlo na 100. Pero kasabay sa kumpulan ng tao, ang paglilibot ng Manila City Hall Department of Public Safety. Unang nasampulan ng Recto Avenue. Kanya-kanyang ligpit at tago ng mga paninda ang mga vendor. Pero meron ding hindi nakalusot at nakumpiska ang paninda sa Divisoria. Ang mga sasakyan ngang ito, na tila nakaparada at nakatapat sa bangketa ang likuran. Mga tindahan pala na mga sari-saring produkto. Pero walang magawa ang mga tauhan ng City Hall dahil mga pulis ang may responsibilidad sa mga sasakyang naka-illegal parking. Napeperwisyo man ang mga vendor sa araw-araw na hulihan. Mas mainam pa rin daw ang magmulta na lang kaysa tumakbo. Pag nagtatakbo, pag nandiyan ng mga customer, hindi mo rin ma-entertain mabuti kasi nga inaabangan mo yung pagdating ng pulis. Yun nga lang, mga vendor pa rin ang lugi na sumiklap ang sunog sa warehouse at tindahan ng mga tela at sapatos sa Ilaya kaninang madaling araw. Hindi pa tukoy ang dahilan ng sunog, pero nasa 20 stalls ang naabo. Hindi na iligtas sa mga paninda dahil mga nakakandado ang mga tindahan. Tiyak din daw na milyon-milyon pisong halaga ng mga produkto ang nadamay sa sunog. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.